So welcome back again to my vlog, guys. We are here at Crocodile Farm, Palawan. So, hindi tayo umabot sa eksaktong alam mo na. Hindi ba umabot? Sabi pwede magalaw. Sabi niya pwede. Eh, 1 minute na lang kanina, so hindi na po pwede. Sabi niya. Hindi daw po pwede. So dito na tayo sa loob, guys. And okay lang pa mag-video po. Wala po bang problema? Ang laki ng sea turtle. Sea turtle, mga kapatid. May music kasi, ano ba yun? Nakukuha yung music nito sa kabila. At napakalaki po ng balat ng pagong. Balat ng pagong dito. Oo nga, may CR man. May music kasi doon eh. Ladies. So, this is the Palawan Wildlife Rescue and Conservatives. Mga picture. Fun run for hosts. Fun run for hosts. So, ang hot. Okay, short briefing lang po muna bago po tayo pupunta po sa mga buhay na buwaya. Magandang hapon po at mabuhay. Welcome po dito sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Ito po yung dating kilala sa tawag po ng Crocodile Farming Institute. Ako po si Alvick, samahan po kayo mula po dito hanggang sa hatching house, hanggang sa kulungan po ng ating malalaking buwaya. At pagkatapos po nun, baka may gusto pong makapapicture. Picture habang buhat po ng isang buhay na buwaya, may additional charge na po ng 60 pesos at limited po na po gamit po yung mga cellphones and cameras. Safe naman po nakatip yung kanyang puso, hindi po kayo makakagat. Makakabuhat na po kayo ng 3 to 4 years old na saltwater crocodile. Maliit lang po, hindi po ganito kalaki. Okay? So bago po tayo pumunta doon, ipakilala ko lang po muna sa inyo. Ito po ay tunay na buto at bad. First time hindi po lahat po. Ito po ay tunay na buto at bad ng isang buwaya. Ang pangalan niya po ay si Rio, R-I-O. Isa po siyang lalaking saltwater crocodile na nahuli sa Ayutuba River, Batanaza, parting sa ko ng Palawan. Ang sukat niya po ay 17.6 feet, 5 metro at may bigat na 600 kilograms. Sadyang po siyang hinuli noong August 4, 1990 dahil naka-atake at nakapatay po ng isang mangingista at nakumpirma kinain niya po or nalunok niya yung kanang binti ng biktima. Bakit po ba kanang binti lang hindi niya po kinainin po ang tao? Dahil hindi po nila kaya lumunok na isang malaking pagkain o isang buong tao. 1 to 2% na po ng kanilang bigat yung kaya po nilang kainin or consume mo. So hindi po sila tunay na malakas kumain, mabagal na po yung kanilang metabolism. Kaya po ngayon kung meron lang, produce may mag-intera po po sa inyo. After 5 months of activity, namatay po si Tio dahil sa internal bleeding niya sa sobrang stress, sa kanya po naging transport. Lolong tako ka dahil kinala niyo po na si Lolong. Si Lolong po ay isa niya pong male saltwater crocodile na huli noong September 2011 sa Agusan Del Sur sa Mindanao. Hindi po dito sa Palawan at hindi po siya pinadala dito sa Palawan. Ang sukat po ni Lolong ay 20.3 feet, 6 na metro. Mas mahaba lamang po ng 1 metro dito kay Rio. Kaya po siya kinilala ng Guinness Book of World Record na pinakamalaking buwaya sa buong mundo. Namatay na po si Lolong noong February 2013 na kadispay yung kanyang skeleton sa National Museum sa Manila. Ito pong skinny Rio, wala na po itong commercial value or halaga, so hindi na po siya pwede gamitin sa paggawa po ng mga produkto tulad ng leather bag, shoes, belt, or wallet. Namatay po si Rio, siya po ay nasa estimated 60 years old. Masyado na po ito matigas and tuyo para pang-iproseso pa po ng mga machine. Ang ginagamit naman po kasi nila sa paggawa ng mga produkto, pati yung meat na kinakain po ng tao, crocodile sisig, Chow Papa Burger, gawa lang po yung sa mas matang saltwater crocodile. Hindi po galing sa amin. Locally imported po yun sa mga licensed farm ng Teresa Rizal, Davao, Cebu, and Tarlac. Kami po dito ay for conservation lamang. Special project ng DENR para po sa probinsya ng Palawan. Next station po natin, kulungan na po ng mga buhay ng buwaya, hatching house. Meron po tayo ng 1 to 3 years old na mga juvenile crocodiles. Para po sa inyong kaligtasan, kumahal niyo po ang inyong mga daliri, hands off po tayo. Huwag po silang hahawakan, huwag po lulusot ang mga kamay sa loob ng tangki ng mga baby crocodiles. Kahit maging po sila, they can jump, bite, and tap off your fingers. May cellphones and cameras, pwede
Hindi ka ba na-stress? Alligators po, U-shape yung kanilang uso. Si crocodiles, V-shape or pointed snout. Wala pong alligators sa Pilipinas. Pang temperate countries na po sila, like US and China. Ang meron po sa mga tropical countries sa bansa po natin na maiinit, crocodiles lang po. And si crocodiles, mas tumalaki at mas agresibo kumpara po sa ating mga alligators. And sa buong mundo, meron po tayong 24 na uri ng buwaya. Sa Pilipinas po, dalawa lang po ang meron po tayo. Hindi po pa magpupuloy mga kurang-kurang po. Saka yung sa kalsata, hindi ito po yung pinakauna, si Philippine crocodile or freshwater crocodile. Kaya po Philippine kasi po only in the Philippines, wala po sa ibang bansa, endemic lang po sa atin. Matatagpuan lang po ito sa northern part ng Luzon, Isabela, and western part po ng Mindanao. Sa Palawan, sa wild, wala pong Philippine crocodiles. Ang meron po sa Palawan, sa wild, yung napaparoon niyo po sa balita, sa PNJS, ito po yung pangalawang species, yung kalahi po ni Rolong at ni Rio, na pinakamalaki, pinakaagresibong lahi po ng buwaya sa buong mundo, saltwater crocodile. Lumalaki po ng 6 hanggang 7 metro. Hindi po tulad ni Philippine crocodile, isa po sa pinakamaliit na uri ng buhay sa buong mundo. Piling na piling po. Maliit lang. Cute lang po. Tututuloy na po yan sila. Nanganganib na po maubos. More or less 200 na po yung kanilang population sa buong Pilipinas. Nanginit lang po yung ating mga buhaya isang beses sa isang taon tuwing tag-init, April and May. Tag-init. Tapos matipisa po yung kanilang itlog after 90 days. Tag-ulan na po 3 months or August and September. Ang Philippine crocodile, 30 to 40 eggs. Saltwater crocodile, 40 to 80. Pero sa wild, 30% na po minsan yung napipisa kasi minsan kinakain ng payawak, ng ibon, ng ahas. Minsan nagbubugot yung kanilang itlog. So dito po sa crocodile farm, sa breeding area po namin, kapag nangitlog yung ating mga breeders, kinokollect po agad at lalagay po dyan sa ating incubation area. Ini-incubate para ma-reach po natin yung 80 to 90% na kanilang mga itlog mabubuhay or mapipisa. Sa alam niyo po ba, sa incubators, kaya-kaya po natin manipulahin kung magiging lalaki po ba o babae yung kanilang kasarian. Pwede po sa pag-control po ng temperature. Sa Philippine crocodile, 30 to 32 degrees Celsius female, 33 male. Saltwater crocodile naman po, 30 to 31 female, 32 male, 33 female. Kapag 40 degrees Celsius pataas, masyado na po mainit, balot na po yung itlog, naluto lang po. So dito po sa amin, meron po tayong 1,000 plus na crocodiles na inalagaan. Makikita nyo lang po, more or less 200. Pinakamalaki kasing laki po ni Rio mamaya, 17 feet long. So ginagawa po natin sa ating mga buhaya dito, kapag may sanctuary po tayo na pwede silang paglilisan, pwede po tayo magpakawala 2 to 5 years old lang para matuto pa po sila maghan ng sarili po nilang pagkain. Bakit po nagpapakawala? Kasi malaking bagay po yan sila sa pagbalance po ng ecosystem po ng isang lugar. Sino po yung nagpapakulasugta ilog, may benefit din po sa tayong makukuha sa existence po ni buhaya. Baka gusto niyo po magkaroon ng crocodile farm, mag-apply po ka sa BEFR kapag na-approved po. Dito po ka mag-train kung paano maghalaga at dito po kayo bibili sa amin ng inyong inahin tsaka barang yung saltwater crocodile. Papalakihin niyo po yun sila. Kapag nag-asawahan na dumami, yung mga anak po nila yun po yung pwede niyong katayin for skin and for meat. Hindi po yung nabili po dito. Para sustainable po yung kanilang population. Hindi po sila mauubos. Hands off po, turn off the flash effect camera. Sila po yung mga nocturnal animals. Mas aktibo sa gabi, pero hindi po ibig sabihin tulog po sila ngayon. Gising na gising po yan sila, nakikiramdam naman, kaya hands off po tayo. Magtatagal na po tayo dito yung 2 hanggang 3 minuto. Wala po muna mainis sa loob. Let's begin the elimination round. Welcome to Jurassic Park. Ito po yung ating Philippine crocodile or freshwater crocodile, stripes and a line from the back to the tail, black white, black white, black white. Si saltwater po is a little bit yellowish, then yung lighter color po yan sila compared to the Philippine crocodile, kaya sila yung ginagawang mga Hermes and Louis Vuitton. Ito po bukod sa hindi maganda yung kanyang skin, critically endangered po, pinaparami pa po natin. Ang pagkain po nila dito, karning manok, baboy, isda, nakachap-chap na po sa maliit na hiwa para madali po nilang malunok. Hindi po nila kayang umuya ng pagkain. And once a week lang po sila pinapakain. Hindi po everyday. Napansin niyo po may tag-isa po sa kabila, sila po yung mga dominante. Palaawin na po sa grupo, kaya hiniwalay po namin para maiwasan po yung karambola. Ito po, okay. Ito po yung ating saltwater. Ito po yung kalahi po ni Lolong at ni Rio. Oh my God, ang dahil. Yan po yung lumalaki po na 6 to 7 meters long. So ito pong crocodile farm po na ito ay pinatayo po ng Japanese government noong 1987. Joint project po with the Philippine government funding po ng JICA. Naiinitan po ba sila? Doon na po siya sa kabilang magbunas po.
Ma'am, dito po sa kabila. Yan, so po, ako po kalahin po ni Lolong at ni Rio. Sa mga gusto po mag-hold ng crocodile mamaya, ang same species po ni Lolong yung pwede niyo pong hawakan. Ganito po kalaki. Dito po. Saan kaya lang? For 60 pesos po, nakatake yung kanyang muso. Kung gusto po i-gray, kanya-kanya po, na lang po dito. Good luck. Sa akin ba yun? Sa akin mga ito. Hello po.